Welcome back, mga bahay. Dito pa rin sa Taong Bahay. Gaya na sinabi namin sa inyo kanina, kasama natin si Abay Henry Pingol. Correct. Magandang umaga po sa inyo lahat. And it feels good to be back, no? Na-miss ka din namin, ha? At sobrang ang ganda ng set. Talaga? Oo, sobrang ganda. 8 months na yung set natin. So, ganun na pala ikaw. It's been a while. Ay, kamusta man ang buhay-buhay? Ay, okay po. Nakakakain ng 5 beses ang araw. Nagkasamang AM, PM. Meron pang midnight snack. Kaya siguro I gain mga few pounds. But sabi nga natin, kailangan balik alindog program. So, pag New Year, exercise, no? And diet again. Marami sa ating mga abay ang namo-problema dahil marami silang gustong gawin sa buhay pero gustong matapos sa araw na yon. Mm-hmm. Problema hindi nila alam kung ano uunahin. May malaking kinalaman diyan yung tatalakayin natin. Mm-hmm. Tago sa time management. Totoo yan. So, three words mm-hmm. ang naisip natin diyan, no? Organize, prioritize, and schedule. Organize, prioritize, and schedule. Oops. Diba? Oops. Diba? Para pag may nakaligtaan, oops, nakalimutan mo. And it always pays to write it down. So halimbawa sa maghapong ito, ano ang gusto mong tapusin? Okay. Sa opisina naman, ano yung gusto mong ma-achieve for the day? At saka kung meron kang mga dokumentong ipoprocess, ilabas mo lang yung kaya mong tapusin. Kasi pag cluttered na yung desk mo, yung table mo, parang na-stress ka na agad. Mm-hmm. Pero kung ilalabas mo lang siya unti-unti, halimbawa, gagawa ako ng employment contracts for the day, 5. Okay? Tapos gagawa din pala ako ng schedule ng mga staff ko. Pag pinagsabay-sabay mo, parang nalilito ka agad. Mm-hmm. So, when you organize your activities, so tingnan mo muna ano ang pwede kong matapos within my time allotted sa akin. Okay? So, 24 hours, di ba? So, yung 24 hours na yun, nahati sa 3. Yung 8 oras, sleeping time, yung 8 oras, waking time. Oo, ano ba nagtulog yan, 8 oras? That's the idea. Na? Pero ang totoo, pag if you get older, mga 40-ish ka na, katulad ko, mga 6 na lang or sometimes 5, no? Enough na, no? Parang alas 4 o alas 5 gising ka na. Pag bumalik ka pa sa tulog, aabutin ka na ng alas 10. Oo, tsaka masakit sa katawan yun. Mm-mm. So yung 8 hours mo, minsan 10 hours, yun yung activity time mo or working time mo. And then another 8 hours, sometimes you spend it, like katulad ko nagtatrabaho, traveling time. Mm-mm. True. Diba? So, or going traffic. To the CR, me time, sabi mo nga kanina. Yes. So I always make sure na meron akong me time. Okay? Sa bawat araw. Yes, oo. Ayan. So pag na-organize mo na yun, alam mo na ang gusto mong ma-achieve at ma-accomplish within the day, i-prioritize mo siya. So kung halimbawa ako ay nanay, mm-hmm. ano bang unahin ko? Maglalaba ba agad ako? Mamamlansya? Magluluto muna o maglilinis? Mm-hmm. Okay. So yung sinabi kanina ni sister ay Mommy Liz, di ba? Okay. Sabi niya, there are things na urgent and important. Meron namang not urgent, but similarly important. Not important and urgent. Okay, so example, ang panunood ba ng TV ay urgent and important compared sa magluluto ka ng baon ng mga anak mo? Oh. Yan. Ang paglalaba ba ay mas urgent and important kaysa magdilig ka ng halaman? Okay. Importante rin yung pagdidilig ng halaman. So we organize things according to its urgency and importance. Yes. At saka kung ano yung gusto mong ma-achieve sa maghapon. Hapon. Kasi hindi, lagi ko sinasabi rin kay Mami Irma saka sa kasambahin namin, dapat laging may special project ka. Mm-hmm. Alam mo na yun na magluluto ka, maglilinis ka, maglalaba. Special project mo, this today, yung CR, papakinisin ko siya. Okay. The following week naman, uh-oh. Yung mga estante ay lilinisin ko, alisin ko ng alikabok, kung may mga sira na dyan, alisin ko. Uh-huh. O next day naman, pwedeng yung ref, tingnan natin, uh-huh. ano yung mga excess food dyan, yung mga food na isang linggo pa, nung bagong taon pa, andyan pa din, uh-huh. di ba? Ayaw nating itapon kasi masarap siya, pero ang totoo, spoil na siya. Uh-huh. So pag na-achieve mo yun, parang may sense of fulfillment, hindi yung nakita mo mayroong magandang palabas, nanood ka na. Nakalimutan mo na. Over the vacation, nagkaroon ako special project. So parang,
Tama pala yung ganun. You feel the accomplishment, di ba? Yung maraming mga papel na nakastack, so ano yung mga pwede mo i-dispose. Mm-hmm. Like yung mga ano, bills na parang 2 or 3 years ago, tapos nakalagay lang, di ba? Kaya nagtuturo rin ako ng 5 System of Good Housekeeping. Okay. So andun lahat. Sabi nga doon, a place for everything, mm-hmm. everything in its place. Mm-hmm. Halimbawa, kahon ng sapatos. Taon-taon bumibili tayo ng sapatos, mm-hmm. pero ay pa natin itapon yung kahon ng sapatos. Pati yung paper bag, di ba? Nag-shopping yes. ka, andang paper bag. Oh, yes. Ayaw itapon kasi ayaw maganda. Okay? Pati yung mga pinagbalutan ng regalo, ay pa rin itapon. So, tendency, nagpa-pile up siyang ganyan. Ano ba, magazine? Mm. Di ba? Ang gaganda naman. Ay, ang dami hindi, namin yan. Kailangan pa yan sa project ng mga anak mo. There will come a time na kailangan mo mag-decide. You have to dispose it. Pero pag dinispose mo, pwede ka pa rin naman kumita. Pwede naman. Yes. Diba? Ipagbili mo siya sa junk yes. shop or what. Uh-oh. One time, meron doon sira ng electric fan. Pag pinagawa namin ay, parang presyo na ng bago. Mm-hmm. So, meron dumaan na binigay ko. Sa sobrang tuwa. Nayakap ako ngayon. Thank you. Sabi ko, for repair pa po yan, hindi po yan. Mm. Kasi pagtitingnan mo, maayos siya eh. Can you imagine the joy that you felt during the time na binili mo yon is the same joy na naramdaman niya nung binigay mo. Kahit okay lang ka uli. Meron pa ba kayo na... No? second try. Pero totoo yun, no? I have to agree with Abay Henry na kailangan mong magtanggal ng ibang baggage. Same as emotional baggage na pinaghuhugutan. Mm-hmm. Diba? Para you can gain more. Kasi kung wala nang space, parang sa cellphone, kapag full messages na yan, wala nang paglalagyan yung mga bago. At saka yung right? sinasabi nilang world peace, mm-hmm. it actually emanates and starts sa inner within, peace yes. mo. Diba? Parang may peace of mind kapag walang maklutter masyado. True. Yung mga sapatos na ayaw mo itapon, pero andyan pa rin. So, yan ang organize. Una kong ginawa. You know what? Uh-huh. Oo, dito pagkatapos ng New Year's mm-hmm. Celebration, yun yung mga sapatos, mm-hmm. chinelas, yung mga yan. At saka nag-agyo kami. Oo. Mm-hmm. Sa pag-asawa. Sabi niya sa isang kanta, let it go. Let him go. Tama. Kahit na ayaw mo pa, may sentimental value, no? Kailangan mo nang i-let sana sabi natin na dapat pinaprioritize natin ang mga bagay-bagay, ano? Pero ganito ha, pasensya na, Abay Henry, kasi iba natin mga misis ng tahanan, na totoo yung sinabi mo na kahit na gusto na tapos isang bagay, pagka napa-upo na yan mm-mm. sa sofa o saan man at nanonood na ng TV yung paborito nila, nalilimutan na nilang lahat. Alam mo ang ginagawa ko ganito. Mm. Halimbawa, sa isang araw meron ako nakaset na mga activities or programs na kailangan ko matapos. Hindi ko natapos. I will make sure na kinabukasan papasok ko na maaga para yung ibang hindi ko nagawa mm-hmm. ay magagawa ko. Mm-hmm. Or if I need to extend another hour or two sa gabi, i-extend ko. Okay. Ayan. So, sabi nga, daig ng maaga agap ang masipag. So, halimbawa, mayroong kang teleseryeng pinapanood during lunchtime. So, syempre, magiging lag yung time mo, no? Umaga pa lang, ibabad mo na yung puti mo. Yan. Para pagdating ng medyo na alis na yung kanyang gabi gawin. Gabi pa lang. Diba? Right? Pag kinusot mo siya, madali nang matapos. Okay. Tapos, ang pagpaplancha mo rin, scheduled. Hindi ka magpaplancha ng gabi kasi mas malakas ang konsumo. I-schedule mo siya nung daylight. Mm-hmm. Mga ganyan. Mm-hmm. Pati yung pamamalengke, di ba? Para na ma-maximize mo yung weekly time. Weekly ako mamalengke. Ikaw mm-hmm. ba? Kasi pag sinabi mong time management, mm-hmm. hindi ikaw ang paaalipin sa time. Kung hindi, you will manage your time properly. Mm-hmm. Yes. Gaano ba katagal yung pamamalengke ko, pagluluto, etc. Mm-hmm. Teka muna, mag-usap muna kayong dalawa, pwede? Okay. Kasi may susunduin lang ako eh. Oh, sige. Bahagi kasi mga abay, nitong ating pag-uusap, may magandang balita na hatid sa atin, si Abay Henry and si Jet, nakasama niya. Mm-hmm. Susunduin ko lang. Sandali lang ha. At maaaring maging interesado kayo dito sa kanilang babanggitin. Mm-hmm. Alam ko nandoon na yan eh. Oo. Susunduin ko lang. Tuloy niyo ang inyong kwentuhan. Ayun. Ito lang ako. So katulad nga nung sinasabi mo kanina, no, Abay, yung tungkol sa, ituloy natin yon yung tungkol sa pag-manage ng time na kailangan kung meron tayong gustong gawin, magpondo ng trabaho. Mm-mm. Mahalaga uh-huh. na meron kang checklist. Okay. Mahalaga rin na itatime mo at saka meron kang alarm. Kasi mm-hmm. ganoon ako, kailangan within 15 minutes mm-hmm. nakalabas na ako sa CR. Okay. And then kung halimbawa nasa CR ka, you can also do checking ng email mo. Yes, kasi napaka-high-tech na, no? O kaya magbasa ka ng libro. Uh-huh. Maximize your time also. Okay. Diba? Hindi pwedeng
ay, dahil marami akong time i-spend ko to lavishly. Kailangan talaga specific. O kailangan at this time, nakaalis na ako. Kailangan at this time, nandun ako sa office. Effective din ba yun na kapag marami kang kailangan gawin, yung mga gusto mong gawin, yun yung gawin mong reward sa sarili mo after mo gawin yung mga kailangan mong gawin. Totoo yan. Di ba masarap yung pakiramdam na, oh, manonood na ako ng paborito ko, pero nagawa ko natapos na yun. Natapos mo lahat, di ba? O kaya naman, kung magtitiklop ka ng damit, o di magtiklop ka habang nanonood. Tama. Diba? Oo nga, napaka-helpful ng mga, ano mo, yung iba nga ang ginagawa, like my wife kasi medyo naturuan ko rin ng time management. Mm-hmm. Nagsasaing, tapos minsan nagpa-plancha at nanonood din ng TV. True. Multitasking, di ba? Ayan. At, at nandito na sila. Upo ka, Jet. Ayan. Sige, upo ka dyan, Jet. Si Jet ay ang full name na ay Dayanara Honrado. Dayanara. Hi, Dayanara. Because she was born nung nanalo si Dayanara Torres bilang Miss Universe. Miss Universe. Oo, kaya pang Miss Universe din. Ang ganda niya. Yes. Oo. Ang magandang hatid na balita ni Miss Jet, nakasama ni Mr. Henry Pingol here, ay yung baka nangailang kayo ng trabaho. Mm-hmm. HR ka din, di ba? Yes. Sa American Data Exchange. Ayan. Here it is. Okay. Ayan. Ano yung magandang balitang hatid mo, Jet? So, okay, we are urgently needed 500 business process associate. Mike. So 500 business process associate sa BPO po. Non-voice kami, hindi katulad sa call center na voice. So you only need to be computer literate, college graduate. Mm-hmm. Kahit nakatapos ng second year college, okay din. At yung mga 2-year course graduate, okay din, 'di ba? Anong age? Age Mike. Is ano? 18. Pwede pa tayo. Pwede ba yung mga mass comm students ko papunta ko sa iyo? Sige, Aniway ha. Mm-hmm. Number one na si Aniway pupunta sa iyo. Okay. Oh, maraming salamat. Salamat. Kung meron kayong mga tanong, pwede lang kayong magpunta sa Alabang Corporate Center, kilometer 25 West Road sa malapit po 'yan sa Alabang. Bago mag-Alabang Toll Gate, 'yun po yung building namin doon. Ayun. Mm-hmm. Thank you, Jet. Thank you po. And thank you, Abay Henry. Thank you. Remember, sa time management, ay kailangan natin ops. Tama. Mm-hmm. Organize, prioritize, and schedule. Pag hindi tatapos sa schedule, pwede pa namang mag-spill over the following day. Ayan. Sige. So mga bay, sana maraming kayong natutunan dito sa pinag-usapan natin. When we come back, mga bay, kasama na natin ang Philippine Mental Health Association. Diyan lang kayo.